alam naman po natin kung paano po siya bilang kaibigan, bilang relative, bilang tatay, bilang asawa. Talagang maalaga po siya. Hindi po siya marangot na tao. Lahat po na kayo na ibigay. Kahit nga po ito, huwag isang dali niya. Hindi pa niya pinaramdang sa atin na nahihirapan na pala siya. Dami alam po, nakikinig po ngayon. Alam po na dyan pa lang. Hindi mo ko sabihin niya na nakaulit-ulit na mahal na mahal na mahal siya. Nagpapasalaman ako. Dahil pinagulit mo kami. Nibuhay mo kami na walang pag-aalimahan. Lahat yun, itupuro ko sa mga apo mo at sa mga magiging apo mo. Kung sa kami, proud kami sa'yo. Mga pamilya po namin, Garcia, Lumbak, Iki, sobrang nagpapasalamat po talaga kami sa inyo, sa mga pagmamahal sa inyo. Kay Daddy, alam ko po, kung gaano niyo po siya ang pamahal. Ano po rin po kung gaano niya kayo pamahal? Maraming salamat po sa inyo. Sabi ko nga po kanina, anong role ko bilang mas nakakabatang kapatid na lalaki ng mga kuya ko? Sabi ko, sa edad kong ito, at edad nyo nalang yan, bakit ang aga? So sabi ko ba, dito ba masusukat na ang pagbubuklod-buklod natin, tayong magkakapatid, tayong magkakamag-anak, na ganitong pangyayari, nagkakaroon tayo ng
reunion ba ang tawag doon? Medyo sakit kahit ayaw man natin. Pero sa ganyang bagay, sino po bang may gusto pero kailangan tanggapin? Sabi ko nga, itong panahon na ito at mga nakalimas na araw, doon ko muna nararamdaman bakit ang mga kuya ko sisipag nila at tatalino nila. Ako makayang matitira na ganito lang, na nagiging pabigat na sa kanila, na hindi naman sila naging pabigat sa akin. Sipag ko, katutulungan pa nila ako. Kaya sa mga kapatid ko, mga anak niya, diyan natin masusukat kung ano yung obligasyon natin na tiniwan niya dito. Sana mas pagitan pa natin yung pagmamahalan natin sa isa't isa, pag-uunawaan natin. Mahirap po tanggapin sa sitwasyon kong nagaya ko. Sabi ko, doon, pag nagkakaproblema, ang sasabihin ko, ayon si kuya, sila bahala. Sila lang ang magdidesisyon. Laging ganun ang sinasabi ko. Umihilingin ko po kung papalaan pa uli na magkakaroon ako uli ng mga kapatid o sisilang man ako. Hindi po ako mag-aatubilin. Basta sabihin ko sa inyo na kahit 10 beses o 100 beses na gagawin po niyang kuya ko uli. Malaking bagay po yun sa akin. Ayaw ko ang kuya ko. Kasipag niya. Hindi, walang makakahigit. Hindi ko rin pwedeng masabing magsisipag-higitan ako sa kanya. Kasi alam ko, mas sinisipagan ba niya lalo. Yun lang, hindi ko alam kung bakit po, bakit niya ginagawa yun. Hindi niya binigyan ako sa kapahingahan ng sarili niya o enjoyment. Kasi kagaya ng mga bagay na pwede natin masabi. Basta, ang hilig lang niya, puro nakatutok sa hanap buhay niya. Hindi yung kasanggang dikit ko yung talaga. Ah, sabi nyo na nga ang itang masanting ng gawa. Yung sabihan ko kaya kayo, yung plano na karinganak na pamilya na. Sa kalya pa plano, valuate ang building ng kaya paggawang shop. Huling ito ka rin yung PSU, yung sasabihan niya yan, dyan yung bago. Paupaan. Ayan yung plano na. Sa kalya pa plano yung mangupi. Kasi alas sagawa na naman eh. Kaya yung kaputol nyo, tatang nyo, yung plano na, parang ang kaya kayo. Kaya yung plano na ng himaog eh, papamilyan talaga eh, pa sarili. Kakalimuan na yung sarili na. Para di na karinin kahit, pamilya na. Gawin niya, punta kayo kayo na itong amor. Eh saling malan, eh saling sapatos. Instrumento ito niya, gamit. Lawin nyo na yung gamit. Sapatos, malan, lawin nyo na yung magmalan. Pero kayong gamit, at yan magkano yun pa. Salwan eh, ito nga, kailangan eh. Yan yung ugali ni Mangod eh. Kailin pa na yung sarili na. Ikaw yung pamilya na, panina ko nga eh, lalo yung kailanganap na. Lalo na yung kay, sa babae. Yan din eh. First case, yan. Ito yung magdanganap na talagang kinain na kayo. Diyan may mag-graduate na rin, kahit maragino rin, ganako. Lalo na yung seaman. Hanggang may pasarita, Diyos ko. Yan ba no, na makalala yung pag-maragulinganap na rito. The first case, na mag-graduate yan naman. Talagang mayab yung tao. Ako po, bilang profession, magbarko ko po, niyari ko pong mechanical engineering. Pero ito pong knowledge ng Kuya Bernie, gustong ikumpara kay knowledge ko kay Kuya Bernie, eh ako man po tuki ka, hindi ka kaya nang kaya na. Kaya nang pangalas po kay mekaniko at saka kay, kaya nang makina. Sabi ng abin po, kaya nga kasabi ko eh, mas mayasya pa po kanong karin doktor. Tutupin po ito. Uling sabi, uling po yung doktor, gusto kita tao kayong doktor, gusto kong kaya tayo ipakonsulta tao mo, ah sabi tao, ano na yung sakit tao mo, daradaman tao mo.
Pero yeah, isumintaya kaya yung makina, eh naman po pwede magsabi sa akin ng nang sakit ba? Yan po yung bahala, yan mo po, yung pangabilip po po kayo, kaya po po lao eh. Tang talagang atin niyang kaya keng obra na. Eh na po dapat, nanon na rin gagawa na, basta gawin na yung mga bagay, ama lalo na yung makina, balo na lang nang sakit na. Eh? So, bilang kayang, bilang po kayang Garcia family, matula ko mo rin po na last year po kasi, may kasiraya po itong sakin po. Itong yan po yung kaya ko, yung sadya ko kaya. Pero paano yun? Itang metong mo po ito, may dagdagan niyang gangapot. Yung gawa lang itang sakin. Sabi ko, kuya ko, metong mo yung kakaya, ay alin mo na ito, alin mo na ito. Pero itong ano, kinakakin yung patete pa pagawa ninyo yan. Yung kaya, ano po, totoo po yung sasabihin nyo na netong yan po kayang matulungan na tao. Kita pong ayaw nga ito, kanya nita ko po kitang kay, kitang shop daw. First time po umiakabot na kitang shop daw. Ayang pa yung pagawa ko. Kali po, bati alas dos, hanggang alas singko ko po ka rin. At yan po, adwa tao, tulong taong minta ka rin. Na, manyan sao. Kaya wala rin kayo, pagmasdan kayo mo po, sabi ko, kuya ko, ating kaperay ako. Alapin na yan, O tikit po ako, hindi na may bangkahin ako, tundalan ako. Ay, lali mo na ano, pabren na ito, ano. Masmasantiin kayo po na po yung kaya, kuya Berry. Lagi isnay mo na po ako, masmasantiin yung mami, kaysa akin, ako titinan na yan, ano. Kaya, pangatlo pong tao, ingit yan ang pera na bali 350 kung walang tao po binyay na 200 so 150 na lang po resa pera na so sabi ko kanya mga mag alas 4 na yata at yung pa tinatanggap yung mga tao makapresi si kayo ay at yung naman po nga niya ron ay ano wag yan ano pasensya na ka ano yung rinin naman yung pera ko ano 150 yun yung po retang 150 pera na last na pero na nareta, binye na lang po kita tao. So sabi ko, talaga sabi ko, Kuya Benny, pangangas keng kaya. Ito po ba yung puso na po na alayan po rin kaya, itang tanggihan, basta itang gana-gana lang kaya, basta tatin ang asaw, so paano yung talaga yung meto nga tao. Anyapin po, takal po tao na palo ko rin po na makakilala kaya at lulugod kaya. Uling alin mo itang biyasa ya, biyasa ya keng mekaniko, biyasa ya keng kaya, uling biyasa ya mo rin po na makihalap ka ng kapwa na tao. Ito po yung pinakabasanting kaya katamu eh, ayak ang Kuya Berni eh, na ayalala tayo po ya Kuya Berni, uling aliwa, uling alin mo kita na magaling ya kitang karang mekaniko, uling magaling ya makikapwa tao. At pasalamat po rin po ang Kuya Berni at kaya na yung kaputol ko po, paunakan ko na kaya na lang at wapa na lang. So, salamat po. Salamat po kaya na diyan ang Kuya Berni na talaga, ito po ang kakayan ko kaya na one of the best po. One of the best po tao na akayabi o akasala mo ako kining abi akong ganyan. Ano po, siya, di ko pong magkaroon ng kapatid. Masipag po. Tatay, asawa, ang aking kapatid. Maaga po siyang nabiyudo. Sa awa ng Panginoon, na ipagpatapos po na niyang lahat ng kanyang mga anak. So, dahil sa kanyang kasipagan. Ginagawa po niya araw at gabi ang paghahanap buhay. Wala po siyang sinasayang na oras. Lagi na sinasabi noon na pag may okasyon kami, time's gold, sabi niya. Kailangan mo naman ang konting oras sa ating masayahan ng ating pamilya, sabi ko. Pupunta naman po siya, pero sandali na. Hindi niya naiiwan ng basta-basta yung kanyang trabaho. Napakasipag po ng kapatid ko niya. Wala na po sigurong makakatulad sa kasipagan niya sa aming kapatid.
Yung pong napatapos sa yung kanyang mga anak, bago pa po matapos yung ibang mga anak niya, napapansin po namin, kawawa yung kapatid ko. Sobrang pagod. Kaya naano namin sa kanya na mag-asawa siya ulit. Buti naman po at nakatag po siya ng isang mabait, mapagmahal at responsable asawa sa katauhan ni Athanet Garcia. Maraming salamat, Sister Net, kapatid na Net, sa pag-asikaso mo sa aming kapatid, sa inyong mga pamangkin na naging anak mo na rin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-attend sa huling hantungan ng aking kapatid. Salamat po sa inyo lahat. Nagagabayan po tayo ng ating Panginoon.